Pare. Oy. Yung El Jefe, grabe ha. Oo. Walang paltos ha. Hindi, masarap talaga eh. Thank you ha. Salamat sa El Jefe. Buti, binusog nyo kami. Sarap lang. Hanggang ano. May take home pa ako lagi. Oo. Oh. But, ah, ano? Ngayon tayo ng history. Sige, Salita ko. Ano ba, yung kay ano? Ito. Yung kay Lord Rivera. Yes, yes. History. Ayun. Ito, okay ito eh. Oh, testingin kita. Mm. Testingin kita. Sige. Ano ang ibig sabihin ng KKK? Dali naman nun. Kanya-kanyang bayan. Di ba? KKB yun. Kataas-taas ang kagalang-galangang katipunan. Mm. Oh, sige. Ako naman ang... Yung, pahirapan mo naman ako. Oh, sige, sige, ano? Sige. Alam mo ba ibig sabihin ng hook balahap? Hook balahap. Oh. Ako pa ang tinanong. Mm. Yan ay... move na inimbento ni Michael Jordan. Paano? Michael okay. Jordan? Oo. May kalaban siya. Tapos, pineke niya eh. Balak niyang mag-hop. Balak niyang mag-hop, pero hindi siya nag-hop. Nag-hook siya. Hook bala hop. Parang mali yun, pare. Wala pero believable, hindi. Pero muti kang maniwala. Ikaw, pinaprank mo na naman ako. Hook bala hop. Ano ba ibig sabihin? Hukbong sandatahang, hindi. Hukbong, teka lang. Hindi, hukbong laban na... sa mga Hapon. Ayan. Hukbong bayan, laban sa mga Hapon. Laban sa Hapon. Yung, ito. Oh. Alam ba yung salakab? Salakab? Alam ba yan? Salakab? Oo, hindi mo alam yun. Viva Max. Viva Max. Bago ni Angelica. Ito, 80s. sige. 80s. Hindi, oh. Di ba may nangyaring ano, dun sa PBB? Oo, meron kang nangyaring issue dun. May issue dun, di ba? Si, ano, pinatanong sila ni Robby. Ano ba yan? Dalawang... Parang game. Sino yung contestant? Hindi ko kilala yung contestant. Parang mga influencer. Tinanong ni Robby. Sino yung ano yung tatlong pare na ang tawag sa kanila? Gomez, Burgos, Zamora. Oo, sino ano ang tawag sa kanila? Parang ganoon, di ba? Majoha ang sinagot. Majoha. Oo. Majoho, malapit na sa Majoho. Eh. Oo nga eh. Pero parang kakayan na parang nag ano ba sino ba nagsabi na parang ito ang reflection of si Robby educational the oo. Educational system parang yun siya nag-tweet ata siya noon o may sinabi sa social media pero yun. Kung ikaw ba magpo-portray ka ng national hero sino gusto mo sino ba ang pwede sa akin sa tingin mo sino ang pwede sa akin si Jose Rizal Jose Rizal pwede oh, yeah. Pwede oh si General Luna, ikaw? Ako, oo. Pwede kang ano? Oo. Makapili. Ituturo lang ako eh. Total, nasa Gomburza na tayo eh. Gusto mo, tawagan ko si Zamora. Sige, si Ramon Zamora? Oo, yun yung... At espiritong dagdas to. Yung dating Pedro Penduko. Yan ang unang Pedro Penduko. Bruce Lee of the Philippines, ha? Hindi. Yung Zamora sa Gomburza. Ina. Hello? Yes, sir. Nag-uusap kami dito tungkol sa history. Nabanggit yung Gomburza. Baka pwedeng samahan mo naman kami dito para... Hindi natin masyado alam. Hindi namin masyado alam yung story ng Gomburza. Okay. Dito lang sa baba. Oo. Salamat. Ano siya tumatambay kila Eric? Siguro. Ayun naman. Si Zamora to. Uy, Zamora. Ayun na. Tuloy. Uy. Ayun, may tumayo si Zamora. Butit na napatawag kayo, Sir Stan, Sir Jano. Mr. Enchong Dee in the house. Oh, good evening sa lahat. Alam mo, ito, walang halong biro ah. Ikaw na ang pinakasikat sa in-interview namin. Yung iba, wala. Napilitan lang kami interviewin yung iba. Hindi! Pinaka-pang-millennial ito eh. Oo. Hindi ko alam kung paano sasagutin yun, pero maraming salamat, sir. Thank you for your time. Ay, no. Maraming salamat. Anytime. Lalo na nalaman ko may pagkain habang interview tayo. Gusto ba? Pwede. So, meron. Mamaya ako dyan. Ngayon, pinag-uusapan namin, Gomburza. You play Zamora. Zamora. Ano ba first name? Jacinto. Jacinto. Kaya nabuo yung Majoha.
Nice. Kinuha nila yung acronym doon sa first name nung tatlo. Imbis na Gomburza, Majoha yung nasabi nila. Hindi, Jacinto Zamora. RJ Jacinto at Ramon Zamora, pinagsama mo. Kung tayo yung tatlo kaya, yung mga apelyido natin, pagsasamahan. Chi, Gibbs, and D. Oh. Chidi Gibbs. Chidi Gibbs. Hindi mo malaman kung saan galing bansa yun. Parang pang-Korean na okay. Boy band. Yung Gomburza, ang alam ko lang, tatlong pare na pinersecute. Mm-hmm. Bakit nga sila pinersecute? Anong konting kwento lang? Actually, yung kwento noong Gomburza, na-red tag lang sila nung panahon. Yun yung pinaka simula nung lahat. Kasi wala naman talaga silang kinalaman doon sa pag-aaklas laban sa mga Spanyol. Pero yung time na yun, yung mga Spanyol, kailangan nilang merong parusahan para pag tiningnan ng mga tao. Sa panahon ngayon, nasampulan. Oo, they made an example. Diba, pag nasampulan ka, tatahimik ka na. Kasi nakita na natin ginarote yung tatlo, pari pa. So ngayon, dahil pinakita nila na malakas pa rin yung Spanyol, doon na talaga nagsimula yung pag-aaklas ng Pilipino laban sa mga Spanyol. Red tag. Oo. May bubulong ako, ha? Oh. Marcos po. Ano yung binila mo? Kasi parang ano, na-red tag eh. Alam mo, panahon ng ano eh, Castilla. Pwede ko ba ibulong kung sino talaga? Pwede. Paranik. Parang mas ganoon eh, mas ganoon yung ano. Pero ang kagandahan doon, 'di ba? Kaya nga yung tanong doon sa pelikula is nag-alab ba ang mga puso natin? Kasi doon talaga yun, nag-alab yung mga puso ng Pilipino para makakamit natin yung kalayaan. Yung Gomburza is directed by Direct Pepe Joclo. Pepe Joclo. How was it working with him? Lagi natin kilala yan. Parang lagi natin nasasabi na yung director is the captain of the ship, di ba? And Direct Pepe Joclo, siya yung tipo na ang bata nung approach niya to the point na kapag meron akong gustong i-clear. Ilan taon na si? Nasa 35, 36 bata? Lang si Direct Pepe Joclo. Commercial director. Halos kaedad mo lang. Halos magkaedad lang po kami. One time kasi, sabi ko, Direk, parang medyo malabo yung script. Parang meron akong inputs na dinagdag. 12 midnight na yun, as in kakagaling niya lang ng taping, ay ng shooting namin. The following day, pagdating ko sa set, in-incorporate niya na yung suggestion ko. Tinanong niya na yung historian, tinanong niya na yung Jesuits kung pasok ba yung suggestion na pasok. So it's a very collaborative set. Ang sarap ganda, kasi parang nararamdaman mo bilang aktor na okay, meron kang naihahatid doon sa buong kwento ng may nako-contribute ka. Kasama mo si Dante Rivero. Mr. Dante Rivero. Yung isa, bago eh. Cedric Juan. Si Cedric Juan po eh, nanggaling sa mas marami siyang teatro, mas marami siyang independent films. Mm-hmm. And it's really a breakthrough for him. Nakita mo ba, Stan, galing siyang teatro, medyo nagto-tone down ba siya? Kasi teatro mas malaki. Pelikula, mata-mata eh. Napapansin ko, merong tone down na kailangan siyang i-adjust kasi mas masalita yung character niya. Mas marami siyang kailangan sabihin, lalo na in Spanish at Filipino. Sa kanya napunta yung role na yun. Okay. Buti na lang. Pero madami dialogue. Oo, pero yung Dante Rivero, yung kahit hindi magsalita. Iba yun. Mararamdaman mo. Veterano na yun. Ikaw ba, bilang artista, may mga bawal ka bang gawin na sinasabi sa mga film producers na hindi ako pwede ng ganito mga eksena, hindi ako pwede mga ganyan? Meron ka ba mga restrictions? Noong mas bata po siguro ako, Kuya Stan, pero ngayon na tumatagal tayo sa industriya, parang alam to ni Kuya Jan na parang mas kailangan mong maipakitang bago para lang mahalin ka lalo ng audience mo. So ngayon, mas limitado na kung ano man yung mga pinagbabawal ko personally sa mga ginagawa ko. Yun. And some of them are?
Halimbawa, sa love scene, meron ka na bang... Ay, hindi na po. Parang medyo mababaw na sa akin yung love scene. Mas ano na yung... Kung yung character ko na pinoportray, eh ako mismo, objecting ako doon sa paniniwala ng character. Mas, alam mo yun, mas I rather say no to the project. Mm. Yung mga tipong may bagong ideas na ngayon eh, lalo na sa generation ngayon, di ba? Yeah. Mas accepting sila sa mga bagay na kapag minsan may nilait kang babae, hindi na pwede yung ganun ngayon, di ba? May mga limitations na tayo dun. Para lang mas makabagay dun sa audience natin. You have endorsements, di ba? Mm-hmm. Kung ang advertiser, yung endorsed produkto, sinabi, Enchong, huwag mong tanggapin yan kasi hindi bagay sa branding ng produkto natin. Eh. Yeah. Gagawin mo ba? I think ang kagandahan din sa mga brands ngayon, bago pakunin yung isang artist. Ako personally, hindi ko alam sa iba. Mm. Pero ako personally, bago pa siya dumating, ito po yung meron ako ha. Ito po yung mga ginagawa kong proyekto. So, baka mas maganda po na simula pa lang, alisin nyo na yung stipulation na yun para lang mas magkatrabaho tayo ng maayos. Yung mga... Parang mas may collaboration na ngayon pagdating doon. Kasi mahirap yung lilimitahan ka bilang isang aktor na ito talaga yung main na trabaho ko. Nung mga nag-uumpisa ka, meron bang mga... Nag-uumpisa ka pa lang, syempre. Yung mga produkto ka bang na promote na bakit ko ba? Oh. Nagsisi ka, bakit ko ba pinopromote tong El Jefe? Yung mga ganun. Ano ba? Kahit hindi mo na pangalanan. Oh. Meron ka na bang in-endorse na bakit ko ba in-endorse yan? Alam mo kuya, dyan, wala. Wala pa naman. Wala. Kasi feeling ko, dito, especially dito sa atin sa Pilipinas, very wholesome yung mga brands natin. Ah, sa bagay. Di ba? Hindi siya yung parang sa ibang bansa na, ala, naghubad na talaga siya sa, alam mo yun, yung parang hindi gano'n. So, maganda yung mga brands na meron tayo dito sa Pilipinas. Throwback tayo, ha? Paano ko ba nagsimula sa pag-aartista? Ikuwento mo sa amin. Ano po yun? Kung naaalala nyo, noong 2006, ginanap yung SEA Games, Southeast Asian Games, dito sa Pilipinas. Tapos, pagkatapos ng SEA Games, may lumapit sa akin, gusto mo ba mag-pictorial? Sabi ko, uy, pictorial? Eh, nung time na yun, artista na yung kapatid ko eh. So sabi ko, uy, parang... Si Kuya AJ po. AJ. So nung time na yun, sabi ko, okay, pictorial, pero may bayad ba? Yun talaga yung unang tanong, may bayad ba? Mm. Sabi nila, walang bayad ah. Papakainin ka lang namin sa isang luxury hotel. Mm-hmm. Binanggit yung pangalan. Sabi ko, uy, hindi pa ako nakakain nun. Kasi galing po akong probinsya eh. Bicolano po ako. Naga. Tapos, sabi ko, sige na nga. Pagkain din yan eh. So, first time ko makakain dun sa hotel na yun. Tapos, naalala ko pa yung in-order ko nun, hamburger lang. Tapos, nung lumabas yung article, yung spread, nakahanap sa akin yung may nakahanap sa akin tapos pinakilala na ako sa Star Magic. And ayun, diretso Star Magic pala. Medyo ma-smooth yung pagpasok ko sa industriya. Nagsimula ka love team. Nagsimula sa ganun, lahat kami dumaan sa ganun. Parang isang buong teen-oriented show kami. Yun yung pinakaunang show ko. Teen-oriented show na bawat about your love. About your love. Ang pinaka naging partner mo ay si Erich. Yun ang pinakamatagal mong love team. Opo. Yun. Kamusta yung experience? Ako eh, alam mo naman, galing ako, Jano Manilin ako. Galing din ako, produkto rin ako ng love team. What's your take on Philippine love teams? Pero bago ko sagutin yun, sobrang kong favorite yung ano, Alabang Girls. So, gusto ko lang sabihin sa iyo. Talaga, nung nasa probinsya kami, talaga. Parang ganun po, yung pelikula ninyo, ilang love teams kayo nandun sa pelikula? Di ba? Ganun yung naging parang starting point na halos lahat ng artista. So, ako lagi akong, ang laki ng pasasalamat ko kasi, ano yun eh, parang jumpstart yun. Kapag nagpumatok yung love team mo, jumpstart na yun. And then you can evolve as an actor. Yes. So, malaking pasasalamat ko. And I always go back to Erich. And I'm always grateful to Erich. And I'm always grateful to my director, Malu Sevilla. Kasi direct sila Malu. Po talaga yung bumuo ng kwento para mapamahal kami doon sa audience. Napamahal ka ba kay Erich?
Gundo dire. Parang diretso. Okay. Wala ka na. Direkta. Mahal ka ba kay Eric? Mali mo bilang kaibigan. Eh, oo naman. Oo naman. Hindi, tsaka ano yun. Hanggang ngayon, mahal na mahal ko yung tao na yun. Kasi yun yung mga tipong nung tumanda na kayo together. Parang gusto mo akong tanongin. Minahal ko ba si Manny Lin? Oo nga. Parang dun tatawid yun eh. Hindi, ganun din ako. Ganun din ako. Malaking bagay para sa akin si Manny. I always acknowledge her as being a big part of whoever I am now. At hanggang ngayon, magkaibigan pa rin kami. Kayo ni Erich, I'm sure. Ano yun? Magaling dumitouch yun sa industriya, pero one text away lang yun, biglang sasagot yun. Lali kung ikaw ang bibigyan ng collab team, sino ang gusto mong collab team? Sa mga artista ngayon, ha? Medyo, ano... Parang yung... ready siya dun sa sagot niya. No? Parang alam niya talaga. Sige nga, kuya. Sino yung sumali sa Miss Universe? Michelle D. Yan, yan. Yan. Mga ganun. Ah, pwede. Yan. Talagang rekta sa Miss Universe. Ganun, ganun. Idol. Yun. She and D. Yan yun ang kukunin kong ano, ka-lab team. Kasi alam ko namang hindi ko magiging jowa yun eh. Lab team na lang. Tsaka libre mangarap. Oo. Yun. Sino sa mga artista ang... crush mo nung ano time na nagsisimula ako. Oh. Ay automatic siya Ina Magdayaw. Talaga? Siya talaga yun eh, yung nasa probinsya pa kami. Yung love team nila yung pinaka like love team niya with. Naalala ko noon si Raver. Si Raver. Ko si John Raver Cruz. Hindi pa si John Lloyd yung collab team. Ano nung Piolo hindi. Ibang time frame na yun. Oh. Pero nung nagsisimula ako nung bata ako, siya talaga yung alam mo yung parang perfect teenage crush nung panahon na yun. Oh. Oh, ito, total na naba. Pwede mo magbulong. Hindi mo kailangan sagutin, ha? Okay. Pwede ka ba? Ito na yun. Okay, sige. Excited ako, actually. Sige. Tatanungin ko rin ba siya? Iba ba bulong mo sa akin? Hindi. Hindi mo kailangan sagutin, ha? I think ito na yung moment na kailangan natin tikman yung pagkain na nasa harapan natin. Ito yung gusto ko talaga matikman. Yeah. Okay. Kasi pag napapanood ko to, kailangan yung experience full. Ah. Okay. Yeah. Pwede mong bulong sa kanya, yung tanong ko. Ayan. Oh. Ay, meron na pala. Oh. Bulong ano mo na lang yung tanong. Ano yung tanong? Yung tanong na. Ikaw na lang magbulong. Okay. Okay. Sumo ako na sumagot eh. Hindi. Ang sarap! Sarap, di ba? Ang sarap. Ako bubulong. Pwede ko ba i-take home na lang yun? Ay, ibigyan ka namin. Bubulong ako ah. Lahat na. Lahat na ba din? Sabihin mo, sino? Huwag nang ganun! Ito naman yung gusto! Ano yung mo ba? Niya. Oo. Ah. Eh, wala yung nabalita lahat eh. Pero huwag na natin sagutin. Are you in a relationship now? No. Hindi. Okay. May nabasa ako eh. Tapos na. Kailan ba yung nabasa mo? Baka mamaya 2015 baka, pa yun. Luma. Totoo ba yun? Luma na yun, pero totoo yun. Oo, totoo. Hindi, nasa balita eh. Sa balita. Non-showbiz, di ba? Was that your last relationship? Always. Now, I prefer non-showbiz. Because? Mas tahimik yung buhay. Hindi ba ano yun? Kasi ang argument naman ng other side is, mas madaling showbiz din ang kapartner dahil mas naiintindihan yung trabaho mo. Ako siguro na-realize ko na ngayon na mas bata yung ganung problema. Kapag bata ka, di ba, ang dali magselos, pagdudahan yung trabaho mo. Pero ngayon habang tumatagal, siguro dahil mas matanda na ako, yung dating life is also my age. Which is more understanding. Mm. So, ikaw mas type mo yung same age? Kasi yung iba, type older. O younger. Younger. Mas same age. Siguro mga
pwedeng mas konting bata, pwedeng mas konting bata. Around. Dahil swimmer ka, ano yung na-apply mo? Oo nga, yun ang pag-usapan natin. Nagsiswimming ka, ano yung na-apply mo nung nag-showbiz ka sa dati ginagawa mo? Hanggang saan ka umabot sa swimming before? Noong nagsimula po ako ng 6 years old. Tapos, yung team ko galing Bicol. Tapos, nung bago ako graduate ng high school, yung mga top universities, pinupuntahan ako sa mga competition para mag-offer ng scholarship. Pero nung time na yun kasi, sobrang klaro sa akin kung saan ko gustong pumasok. Kaya nung graduate ako, finally, kinuha ko yung opportunity na mag-De La Salle University. Tapos sila yung naging team ko, and then at the same time, I was with Philippine team. So yun yung naging Philippine team. Umabot ka ng Philippine team. Yeah. Sea Games. Kaya talaga merong ibang importance sa akin yung pag lumalabas ka ng ibang bansa, tapos dala mo yung Pilipinas, yung bandera ng Pilipinas, iba yung pakiramdam sa akin. Na-apply mo sa pagiging swimmer, nadinala mo sa pag-artista, bago yun, sino may pinakamagandang offer nung time na yon na tinanggihan mo para sa eskwelahan na pinili mo? Yan, diba? May mga ibang eskwelahan, o-offeran ka ng condo unit, allowance. Meron. Meron. Na sa yun na to, pagka sa amin ka sumama. Yun nga yung medyo mahirap na decision nung time na yon, kasi meron ding offer sa ibang bansa. Oo. Tapos, gustong-gusto ko talaga nung time na yun. Pero, ewan ko, naniniwala na ako ngayon na kapag hindi talaga para sa'yo, may mga paraan. Oo. So, nung time na yun, yung University of Denver, meron silang offer na scholarship. And then, nung time na i-interviewin ako, yung mismo, sa states na tumatawag, nag-i-exam ako sa LaSalle na hindi ko pwedeng kunin kasi nag-first sem na ako, pumasok na ako na, hindi, as in first sem na ako sa LaSalle. Nag-aaral ka na. So, nakakahiya na examination yun, tapos bigla akong lalabas para mag-take ng call, which is a no-no. So, sabi ko, tapos nung tumatawag na ako, hindi na sila sumasagot, sabi ko. Pero may ibang mga Philippine universities na lumapit na may ganun, may pakotse, may pakondo, unit. Iba pa yung masasabi ko, may pakonin. So, isa yun na yun? Pag tinanggap mo, sa yun na yun? Parang iba na. Oo nga eh. Pero habang nag-aaral po ako, may ganun. Pero, sino mga idol mo sa Michael Phelps? Ano yun? Iba ba yun? Goat. Yun yung goat, mga goat. Yun? Yung mga goat para sa akin, Michael Phelps. Kala ko, sasabihin mo si Eric Buhain. Eric Buhain is also like a very influential figure. Lalo na nung time namin kasi talaga siya eh, hindi yung mga records niya until that time nandun pa rin, kaya talagang he was a very influential figure. Kung kalokohan na naman yun, naisip ko, wag na. Pagdating sa pagsisid, ayun na, sabi ko, alam mo, medyo sabi ko parang alam ko na yung susunod na itatanong, pero sige, Kuya Jano. Swimming tayo eh. Kung sisisid ka, sino? Sino ang gusto mong kasamang sumisid? Yan. Angel Oxine. Magaling ba si Angel? Yes. Lumalangoy din si Angel Oxine. Ang galing ko sumagot, no? Hindi, kasi talaga. Diver yan eh. Oo, Culminares eh. Ikaw ba nagda-diving ka rin? Kinuha ko yung diving license ko nung nag-retire ako mag-swimming. Kasi ibang mundo sa ilalim ng dagat. Ang sarap mag-relax. Mahilig ka kumain ng seafood? Mahilig. Tala ba? Mahilig. Ano pa yung mga seafood na gusto mo? Pusit, tahong. Tahong, yan. Mahilig ka sa ganun. Yes. Nakita ko, nag-skydive ka. Oo, kuya. Not only once, di ba? Twice na. Yun yung mga... Alam bang nasa bucket list ko yun? Yung pag-skydive? Ano, kailangan natin gawin yung mga ganyang bucket list eh. Yung unang time, di ba, no? Kaya ko ba? Convince mo nga ako? Kaya. Huwag mo lang kalimutang huminga. Pero yun yung nagiging problema. Yun yung nagiging problema lagi. Pagkaya. O
kasi manipis na yung hangin sa taas eh. So relax lang. Para siyang diving, para siyang dapat umikit ka ba o talaga? Ay, hindi. Talagang iniyayakap mo yung experience habang lumilipad. Matapang to. Masarap. Sa Dubai yung pangalawa ko. Yung una sa LA, Santa Barbara. Yun sarap. Yung time from drama to comedy, nagawa mo na. Ano yung dream role mo? Tsaka ano yung pagkakaiba dun sa pag inatake mo yung drama tapos yan, yung comedy? Unahin natin. Anong mga favorite films mo na nagawa? Nakapanood akong isa lang. Sorry ha. Isa lang napanood ko sa'yo. Yung Four Sisters and the Wedding. Ikaw siya yung bunso eh. Na alaga nila Tony. Siya yung ikakasal. Yung drama kasi parang comfort zone para sa akin. Madali siya yung minsan kahit kapag nakapamo na kailangan mong gawin, kahit bagong gising ka, kaya mo na eh. Pero siguro yung ilang beses na sinasabi yung comedy talaga, na yun yung mahirap eh. Yung bitaw ng salita. Pero ang medyo kinakabahan ako na gawin is yung horror. Yung talagang legit na horror. Hindi ko patak kasi siya talaga nagagawa. Hindi pa. Yung medyo... Si Piolo ngayon lang gagawa eh, no? Ng pero horror, di ba? Hindi ata horror yung Malyari. Hindi ba? Mas thriller yun eh. Mas thriller. Kasi alam ko yung pelikula na yun talagang... Sabi ko, sayang, ang sarap gampanan naman. Gusto mo gumawa ng isang acting na parang natatakot ka talaga. Ito, mas nakakatakot sa horror. Ano? May ipapagawa kami ni Jano. Ano yan? Halimbawa, yung parang ano, mapa-actingin natin siya para matry niya. Yung horror. Sige, ganito. Mag-internalize ka, kunwari. Siya yan, ha? Hindi ako yan. Pagbukas mo ng wallet, wala kang pambayad sa restaurant. Yeah. Nakakatakot yun. Di ba? Mag-direct ako. Sige. Ikaw magbigay ng bill. Ah. Sige. Nagde-direct na ako ngayon. Yan. First time nakapag-direct na ako. Sa January, lalabas yung movie ko. So, Stanley, papasok ka. Ikaw yung waiter. Bibigay mo na yung bill. Pag bunot mo, sinilip mo, wala pala. Andito yung ka-date mo. Separate shot na lang yan. Separate shot. Sige. Ready? Lights, camera, action. Sir, bill niyo po. Tumingin siya ka di. Tumatanggap ba kayo ng GCash? Maya po, bawal ang GCash dito. Ah! Pay Maya. Naku, wala. Maya. Wala. And cut! Okay. Galing. Iba. Yan. Subtle. Galing eh. Ito ano naman. Total, nandiyan na tayo. I know from experience na iba-iba for different directors, no? But also, I'm sure you have your own process. Opo. Ano ang process mo? Ikita ko si sino to? Si Jake Cuenca, di ba? Repetition yon. Magsha-shopping na yon ng for his character. Magsha-shopping yon ng anong salamin na bagay, anong relo. Anong baril, gagawa na siya ng... Galing, ha? Natanggap mo na yung script. Importante kasi sa akin yung script na kailangan kong... Una, basahin ko muna. Siyempre, bago mo sabihin kung oo o hindi ka dun sa project. And then after that, mahilig kasi maglaro yung utak ko. Na parang, okay, gawin natin to. Ay, sandali, nagawa na natin yan. Ito na muna, try nga natin to. Okay, medyo OA. Parang... mag-hit or miss ka muna dun sa gagawin na character sa utak ko. And then, pag nabuo ko na siya, kailangan kong i-consult yung director. Direct, okay ka ba sa ganito? Yes, kasi course, baka mamaya, ako lang yung naniniwala dun, tas hindi kami tugma dun sa vision na ginawa ko. And then, kapag nag-approve siya, dun lang ako magsisimula mag-physicalize. Yung internal muna yung importante sa akin bago yung panlabas. Physicalize, anong what's the biggest length you've gone to? Na para mag-iba yung itsura mo. Doon ba sa The Fisher or Here Comes the Groom?
Here comes the groom. Ito yung ano, yung part to ng The Bride. Here Comes the Bride. Oh. Yung nagkapalit-palit ng souls yun eh. Oh. Ikaw naging si Kalad Karin. Si Kalad Karin. Kalad Karin. Asay. Oh, talaga? Tapos ito pa yung nakakatawa. Apat sila eh. Tapos ang nakakatawa si Direk Chris, nag-meet lang kami one time. Chris Martinez. Direk Chris Martinez. Nag-meet kami one time. Naglabas siya ng maliit na notebook. O, ito, anong gusto niyo mga nuances? Yung mga maliliit na actions lang yung kinuha namin. Mm. So, pagkatapos na, gawin niyo na yung homework ninyo. Walang workshop, walang acting coach. Walang, galing. Yung script hindi pa tapos. And then, in 3 or 4 days, or in 5 days, mag-start na kami ng shoot. So, anong ginawa mo? Nanood ka ng mga footage niya na? That's one. Yun yung una. And then yung pangalawa, nag-contact ako ng mga kaibigan ko. Yung kaibigan na same circle ng anak ni Kuya Jan. Tinawagan ko sila, sabi ko, turuan niyo ako maglakad kung paano maglakad ng babae. Mm. Tapos kasi doon na nagsimula. Si Kalad Karin, babae ang ano. Oo, babae. Yeah. Yun na yung that's how she identified herself. Mm. She's a female already. Oh. So hindi ko siya pwedeng gawaan na nagta-transition pa lang, hindi ko siya pwedeng gawa na parang mas lalaki, hindi. Kailangan babae na kaagad, pero babae na trans. Mm. So sabi ko, mahirap to. Hirap yun na punta sa'yo. So may mga models akong kaibigan na tinuruan talaga ako maglakad. Si Kalad Karin, naging ikaw? Naging ako. Mm. Yun. Kung ipopromote mo yung men's room tuwing Biyernes ng gabi, alas 9 sa One News, sasabihin mo sa mga viewers na manood, in the voice of Kalad Karin, paano mo gagawin ito? As Kalad Karin. Oo, as Kalad Karin. In character ka nito, ah. Yan, ito yung camera mo. Hmm. Ito yung mahihirap eh, kasi kapag tapos na yung proyekto, yung pinakawalan mo na yung character. Medyo matagal na. Tapos bigla kang ibabalik dun. Okay, sandali lang, ah. Yan. Lagay niya yung ano, lagay niya yung nag-i-internalize. Yan. Okay. This is Kalad Karin. Good evening, this is Kalad. Woo! Hi. And the men's room, 9 p.m. Friday sa One News. My balita! Ganda. Galing. Galing. Thank you, sir. Oh, may mga upcoming projects mga na ba? Yung mga ganong biglaan. Nababasa talaga, kilikili ko talaga, promise. Gusto niyo ba hawakan? Joke lang. Papapunas natin kay Winona. Mamaya. Okay. Hindi, pero I always enjoy that kind of challenges. Yeah. Kaya talaga kinakabahan ako kasi gusto kong gawin siya ng maayos. Pero pwede ba magdagdag lang? Sige. Parang wala na tayong oras, pero gusto ko lang magdagdag. Sige. Medyo ano ka rin eh. Medyo, like me, medyo politically ano ka rin eh, di ba? Vocal. Any plans of entering? Ako, binabala ko eh. Mm. Mahirap kasi magsalita ng tapos. Gusto ko lang linawin na nung pumasok ako sa Lasal, politika yung kurso ko. So nandun talaga yung interest, nandun yung I love my country, I love the Philippines so much. So sabi ko, habang kaya ko, in my own capacity, ng sarili kong pera, sarili kong efforts, okay na ako sa ganito. Gusto ko munang makatulong wholeheartedly na walang halong kung ano man. Gusto ko gawin siya ng tama. So gusto ko i-build yung foundations ko para if ever, one day, dumating yung pagkakataon na yun na makapagsilbi sa publiko, gusto ko yung totoong, gusto ko maging how I envision a public servant should be. So, siguro ano, in God's perfect time, pero kung hindi man siya dumating, okay din. Kasi mas tahimik ang buhay, di ba? Pero kung mabibigyan ka ng pagkakataon na ganun, why not? Pwede, di ba? Pwede. So, ito na pagkakataon mo, manawagan ka sa mga nanonood. any other projects? Ano ba? Upcoming?
Yung mga yung dalawang pelikula lang na lumabas internationally pero wala pa kasi siya ditong playdate. But just in case, Topak starring Arjo Ataide. Okay. It screened in Cannes Film Festival and Locarno Film Festival for the early part of the year. Hindi pa namin alam kung kailan yung Philippine release. Pero yun yun, Topak. And then the other one is The Fisher. Nag-premiere naman siya sa China and sa Tokyo Film Fest. Grabe, pero hindi pa natin alam kung kailan yung Philippine release. Pero ito na, Gumburza. Yan. Mapapanood na po natin. December 25. Metro Manila. An official entry of Metro Manila Film Fest ngayong Pasko, directed by Pepe Jocno, starring D. Dante Rivero, D. Cedric Juan, and D. Enchong. Yan. Ang ganda. Ang ganda na. Ganda. Yun. Sana po mapanood ninyo isa po itong pelikula na magtatanong sa inyo, nag-aalab pa ba ang inyong puso para sa Pilipinas? Yan. Yan po. Ganda. Ganda. Galing. Lalo bang nabuhay yung pagiging nationalistic mo because of this? Ano? It never died. For me, it never did. I always love my country. I always promote my country in a good light. Yeah. And hopefully, di ba, mas marami pa tayong Pilipino na magmahal sa bansa natin. Sa darating na halalan. Enchong Dee. Thank you so much. Thank you, Enchong. Maraming salamat for your time. We really appreciate it. Mga kaibigan, yan po ang men's room. Magkita-kita po tayo next week. Friday, 9 p.m. Dito lang sa One News. Kain tayo. Enchong. Alam mo yung chicken nila ang ano, pamatay. Ito actually masarap. Is that salamat ha? Oh, yeah. Sweet and sour fish.